At hello, what's up mga boss? So yan, welcome back sa ating channel muli, Julay Ems. At syempre, nagbabalik na naman tayo para sa isa na naman nating tutorial video na gagawin para sa inyo mga bossing. So bago tayo magpatuloy dito sa ating tutorial video, ay baka naman pwede nyong isubscribe at ipalo itong ating channel, Julay Ems, para sa iba't ibang diskarte about sa construction work. So ano pang hinihintay nyo mga boss? So tara na, umpisa na natin to. So bali may share ako sa inyo about sa preparation ng mga joint sa ceiling. Lalong-lalo na pagdating sa masilya. Kung paano ba natin na mamasilyahan ng tama yung mga dugsungan ng ating mga kisame. Especially, yung gagawin natin na tutorial video ay para sa mga cement board like Hardeplex, Smart Board, Sierra Board, any board na gawa sa cement board. Actually, pwede rin itong i-apply sa mga kahoy. So kung gusto mong malaman kung paano magmasilya ng matibay, hindi puputok at syempre hindi mahirap hanapin yung ating masilya na gagamitin at madali lang itong gawin. So ang gagawin mo lang, manood at tapanoodin mo kung ano nung diskarte na gagawin natin, kung ano yung mga materials na gagamitin natin. So para pag ikaw ay nagmasilya sa mga joint, mawawalan ka na ng backjab at isa pa, syempre magkakaroon ka ng maganda at quality trabaho. So syempre mga bossing, so bago tayo mag-start ng procedure natin sa ating pagmamasilya ng ating mga joint, ng ating mga ceiling or kahit hindi mga joint, yung mga part ng pinagribitan, itong mga to, so kinakailangan ito ay hasain natin kung merong nakalutang. So kung wala naman, mas maganda. So kaya lagi kong suggest, apayo ko, pag gagamit tayo ng mga blind rivet or screw, kinakailangan nakalubog yung mga ulo ng ating gagamitin, hindi lalampas nang sa ganon, maminimal yung ating dagdag trabaho. So wala na ta kasi mahirap din maghasa. Kasi pag hinasa natin, hindi nakalubog yung mga ulo nung gagamitin natin. So pag hinasa natin yung ulo, may tendency na maubos yung ulo at may tendency na bumagsak yung ating kisame kasi wala nang hold or kakapit sa ating mga board. So yan, kaya make sure lang, kinakailangan sa simpleng pag-screw, simpleng pag-kakabit ng blind rivet, eh nasa ayos na. So yan, bali dito mga boss, meron akong sample na kapiraso na mamasilyahan natin. So imagine niyo, ito ay kisame. So dahil wala naman tayong ceiling works dito, tapos na. So kaya naggawa na lang tayo ng konting sample. So ito ay gawa sa metal paring at saka sa Hardeplex ating mga cement board. So ngayon bago tayo magumpisa, alamin muna natin yung mga materials na kailangan natin gamitin dito sa ating gagamitin na gagawin na pagmamasilya sa luksungan ng ating mga cement board. Siyempre, unang-una, itong ating epoxy. Ayan. Ito yung gagamitin natin, Epoxy Pioneer. So, bali, itong gagamitin natin dito sa ating joint ay ANB Epoxy. Pwede tayong gumamit ng all-purpose epoxy at pwede rin tayong gumamit ng marine epoxy or non-sag epoxy. Alin man doon sa tatlong yon, pwede nating gamitin. At siyempre, gagamit tayo ng gasa. Ayan, so siguro naman, pamilyar naman yung iba dito sa ating gasa. Ito yung ating mesh tape. And then, syempre, kailangan din natin ng paleta. So, para ito yung gagamitin natin na tools para may mamasilya natin itong ating gagamitin na epoxy. At syempre, meron tayong skim coat. Ayan, so bali, ang gamit natin na skim coat ay same coat, walang iba. Syempre, from ABC. Para naman talagang quality yung skim coat natin, hindi magtutuklapan at hindi magpuputukan. At so yan mga bossing, so bago tayo magpatuloy sa video na gagawin natin, siguro nagtataka kayo dahil ang ginamit natin is Hardeplex yung ating board. Pero ang ginamit natin na pangmasilya sa joint ay hindi tayo gumamit ng Hardeplex putty, which is yun dapat ang talagang putty na ginagamit pagdating sa mga Hardeplex, si Hardeplex putty. Tapos syempre, iba yung preparation ng ceiling works ng ating mga Hardeplex. Actually, wala silang gap. Yung gagawin natin kasi may gap. Pero, ang Hardeplex talaga is walang gap. Magkadikit talaga siya kung gagamit tayo ng Hardeplex putty. So, bakit hindi natin ginawa yung mga bagay na yon? So, bibigyan ko kayo ng ilang mga dahilan bakit hindi natin ginagawa or sinusunod yung mga sinabi ni Hardy sa atin. Siyempre, para alam nyo rin yung reason. Unang-unang reason, ang Hardeplex putty, napakahirap hanapin sa market. So, hindi siya ganun kadaling hanapin or hindi pa ganun na kalaganap. Halos sa yung karamihan ng mga hardware dito sa atin ay wala namang available na Hardeplex putty, no? So, mahirap siyang hanapin. So, kaya syempre, pag naghanap tayo ng materials, hassle pa sa atin. So, kaya naman nagbigay ako ng alternatibong
pwedeng gamitin na mas matibay pa or kasing tibay nitong pati na to or kagaya na sabi ko, mas matibay pa. Pangalawa, kaya hindi ako gumagamit ng Hardiplex pati. Ang ginagamit ko, epoxy, kasi alam niyo kung bakit? Sa Pilipinas kasi tayo, mga boss. Pilipinas ay merong mainit na klima. So, laging mainit dito. Isa pa, laging lumilindol. So, anong kinalaman ng mga sinabi ko? Doon sa Masilya na gagamitin natin. Kasi alam niyo, mga boss, ang lindol at yung init ng ating klima dito sa Pilipinas ay nakaka-apekto sa mga sealing joint. So, kaya naman minsan nagka-crack yung ating mga dugso nga nung kesame. Ano, kasi nga, dahil sa mga lindol, vibration, at saka sa init ng panahon. So, kaya naman, ito, talagang quality itong ibibigay ko na itong Pioneer Epoxy. Talagang ito, isubok na namin, matagal na panahon na, at talagang hindi kami binibigyan ng back job. At talagang hindi nagpuputukan yung aming mga ginagawang dugsungan ng kisame. At proven and tested na yan, mga bossing. So, okay, mga boss, first step na gagawin natin, maghahalo lang tayo ng ating epoxy A and B. Pagsasamahin natin, the same amount lang or magkasing dami lang yung ating A and B, and then nahaluin natin. We are mixing it together para makabuo tayo ng isang matibay na masilya. Pero mga bossing, bago ulit tayo mag-umpisa, paalala ko lang sa inyo. Yung ating gagawin na proseso, kinakailangan pag nag-install tayo nitong ating mga board, lalong-lalo na itong cement board, lalagyan nyo siya ng gap or ng pagitan, huwag nyo siyang ididikit. Ang purpose kasi natin, gusto kasi natin, kaya may gap ay para makapasok itong epoxy doon sa pagitan hanggang makadikit ito doon sa bakal, doon sa framing, metal paring natin. Nang sa ganun, masecure natin na talagang matibay yung ating joint. So dahil kung hindi natin masisiksik yan, useless din mga bossing. Ano? So kaya kinakailangan ng pasensya. At syempre, gaya na sabi ko, kinakailangan hasana yung mga ulo, nakalubog na, wala nang bukol, lang sa ganun, hindi ito makaapekto sa ating pintura, pagpipintura, doon sa quality ng ating finish ng pintura, no? So ngayon, ayan, haluin na natin muna to. At so yan, kapag okay na yung ating mga blind rivet, mga screw, okay na, ready tayong mag-masilya. So bali, ang hagod ng masilya, mga boss, is paganito. Yan, paganito, para masecure natin na nasa loob sila. Tapos hahagudin nating mabuti. Ayan. Yan, yung mga joint lang muna, mga boss, ha. Yan, lalagyan natin. Idamay na rin natin yung mga pinagribitan. Yan. Tapos hagudin nyo lang. So, kinakailangan, mga bossing, itong epoxy natin ay huwag nyong pabubukulin kasi matigas itong liahin. Isa pa, bubukul syempre ito sa ating kisame, makikita yan. Ayan, so pag ganyan, mga boss, halimbawa, puno na siya. Ang gagawin ninyo, susundan nyo agad ng paglalagay ng mesh tape. Itong gasa, kinakailangan, pagkalagay ng epoxy, mga siguro, gawa kayo, mga isang, di pa na yung nalagyan nyo, isang metro na, lalagyan nyo na agad ng gasa. Ang purpose natin, para hindi tumulo. Kasi alam nyo, mga bossing, ang epoxy ay tumutulo. Yan, kung hindi nyo alam nung iba. So kaya naman, ang ginagawa natin, lalagyan kagad natin ng gasa para hindi na siya tumulo pa. Yan, so lagyan agad natin siya ng gasa. Yan, imagine nyo na lang mga boss, kisame yan ha. So ito ay sample lang, nagsasample lang tayo. Yan, tapos hahagudin nyo, syempre, yung itong ating gasa, hahagudin nyo ng paleta. Ayan. So ngayon, kapag okay na, nalagyan nyo na ng gasa, ang gagawin nyo, papasadahan na natin kaagad ng skim coat. Tatapalan na natin ng skim coat yan, mga bossing. Hindi na natin papatagalin pa rin. Umpisa na natin masilyahan kaagad ito ng skim coat. Ayan. So, yung mga nagtatanong, mga bossing, bakit skim coat ang ginamit natin? Kasi alam nyo, mga bossing, meron akong na-discover. Discover, English yun, mga boss, ha? Para ayon sa aking analysis, compatible si skim coat at saka si epoxy. So, si skim coat, meron siyang mga properties tsaka si epoxy na may pagkasimilarity sila. For example, skim coat is water-based. Epoxy ay gumagana rin siya sa tubig. Gamit yung tubig. Ano? So kaya dun sa bagay na yun, sa part na yun, they are compatible. Ayan. So bahala kayo mga boss. Basta yun yung aking nakita. So sa pagdating naman dun sa mga joint, sa ceiling joint preparation natin, sa pagmamasilya, kung gagamit na kayo ng skim coat, mga bossing, isa hanggang dalawang mano.
or depende sa habulin nyo na dugsungan. Kasi meron kasing hindi naman lahat ng gumagawa ng kisame maganda yung pagkakagawa ng dugsungan. Or yung, hindi maganda yung ano, or maganda or hindi maganda yung lapat ng mga board nila, no? So kaya naman, meron tayong hinahabol na pagmamasilya, hinahabol natin yung mga imperfection ng ating mga siling para mas maging maganda yung ating kakalabasan ng trabaho. So ang technique naman, pag ganon, dapat lalaparan nyo yung masilya. Ang ginagawa ko mga boss, halimbawa ito dugsungan, siguro mga 2 dangkal. Minsan nga pag sinisipag ako, sarado batak ang kisame. Nang sa ganon, mas maganda yung ating pagmamasilya. Hindi mahalata yung dugsungan. Ayan. Kasi syempre, pag yan ay ito, binataka na natin ng skim coat yan, diba? Si skim coat nakapatong na sa board. Syempre, automatic, bukol yun. So, kaya mas maganda, mas malapad, or kaya sarado batak. Ayan. Una, hanggang 2 mano. Ibig sabihin, 1 or 2 coats ng ating skim coat yung ating gagawin. Mas maganda, gumamit kayo ng rodela. Pag ganun. Ayan. So, ayan. Ganyan lang mga boss. So, syempre, siguro naman, hindi ko na ituturo kung paano yung tamang pagmamasilya kasi mga pintor naman natin is may kanya-kanyang discard. Kaya, syempre, alam niyan yung tamang pagmamasilya. So, ganyan lang mga boss ang gagawin natin. Pag natuyo, papatungan natin ulit ng isa pa or hanggang may nakikita tayong bukol or lubog. So, ganun yung diskarte ng ating pagmamasilya. Basta ang importante, yung ating ginawang preparation, yung mga ginamit natin na materyales. Alam nyo, nasabi ko na dito sa ating video at yan mga bossing yung ating sample ng ating ceiling joint preparation pagdating sa mga painting works. Ayan. So, ayan mga bossing, kung may natutunan kayo dito sa ating video na ginawa at nagustuhan nyo, subscribe mo na si Julie Ems para sa mas marami pang tutorial video about sa construction work.